Hi guys, welcome back na naman sa ating channel. It's Wing again. For today's video guys, gagawa tayo ng sabon na bigas o rice soap, ano, kung tawagin. So ito po ay ginamitan ko ng bigas. Siyempre kung mayroon kayo dyan, kasi mayroon na kasi akong bigas o rice powder. So ito ang ginamit ko dahil ito ay mas maganda. Hindi na tayo naglagay ng color guys. No, ito ay pang personal use only guys. No, kung mayroon tayong ano, mga pwedeng mga ingredients, so pwede tayong makagawa ng sabon. So syempre ang uno natin kailangan meron tayong soap base, yung puti na yan. Ito naman yung mga nasa bote ay fragrance, so yung mga pabango. Syempre yung ating rice powder meron tayo at mga hulmahan. So una, syempre tatabasin natin, magkilo tayo nito, mga 1/4 kilo guys, no. Magtabas tayo ng 1/4 kilo ng glycerin soap base, no. 1/4 lang, mga 250 grams. And then pagkatapos, nakatabas na tayo ng 250 grams. Ito i-slice natin ng cubes, no? Mas maganda kung mas fino, mas maganda. Okay? So ngayon, ito yung napakulo tayo ng tubig. Ipatong lang natin dyan sa kumukulong tubig o yung bang double boiler, no? And then, imi-melt lang natin, no? Tutunawin itong soap base. Ayan. So pag natunaw na ito guys, ayan, tunaw na, ilagay na natin yung ating mga ingredients. Syempre yung ating rice powder. Hindi na tayo naglagay ng color. Mga 3 kutsara ito guys. Hindi na tayo naglagay ng color dahil puti naman ito yung ating sabon. So tamang-tama sa sabon na bigas. So ito yung naglagay tayo ng, ayan, vitamin A yun. Ipatak lang natin dyan, no? Vitamin A, 2 tableta. Ayan, or 2 capsule. So maglagay tayo ng pabango or mga 2 patak, tato tama na yung bang fragrance, yung ganun. And then yung, ito yung ating moldy, lagyan natin ng mantika, no? Ayan, kasi para dito natin ilagay yung ating sabon para hindi siya tumigas pag ating tinanggal, no? So ayan, mabilisan ito guys, ibuhos na natin ito yung ating sabon. Kailangan mabilisan kasi titigas ito guys. Ayan, so medyo nag-ano yung mga mantika. Okay lang yan. Then ngayon, i-sprayhan natin na ito ng alcohol para mawala yung mga bubbles kung mayroon man o di kay bacteria. So after 3 hours, patitigasin natin yan, no? Ayan na, 3 hours. Tumigas na siya guys. Medyo oily lang siya guys, no? Kasi nga, naglagay tayo ng mantika. Hindi natin naayos ng, kumbaga na-mix natin yung mantika. Hindi natin naayos ng paglagay. In-spray lang natin. So ayan, medyo yun na nagka-oily. Pero okay lang kasi personal use lang naman namin to. Ay, ito'y siyang tunay nga naman para hindi na kami bibili ng sabon, no? Ito'y siyempre, kung mayroon kayo dyan ng mga ingredient katulad ng soap base, so pwede kayong magawa nitong sabon na ito. Depende kung anong flavor ang gusto ninyo. Pwedeng papaya naman, pwedeng patatas, o ano pa, mga malunggay, di ba? Mayroon mga ganun. So, piliin nyo lang kung anong gusto nyo. So, ito ang yung soap base guys, mabibili nyo, glycerin ang kung tawagin, mabibili nyo doon sa Shopee. So depende na ka sa inyo kasi may mga malinaw din, may malabo na mga glycerin. Hanapin nyo kung anong pinakabit ninyong glycerin soap base na paggawa ng sabon. So ito personal lang naman sa gamit na siyang tunay nga naman, hindi na kami bibili ng sabon. So yun lamang ma-share ko. Salamat sa panonood and bye!